Pinag-uusapan naman namin ng isa para it's part of the process po siya. Don't get to discover. Hindi rin kailan sa'yo yung nangyari, di ba, na parang binitawan siya ng mga nilipin na CII because of parang hindi mo na attitude. Ikaw, how do you, anong masasabi mo sa Ex Battalion? May ganun ba silang unprofessionalism? Hindi nga, pagkaya po nasabi ko, wala po ako yung say din sa party nyo. Pero ang para sa akin lang po is, kung ano man po yung naging problema nila with Miss I, of course, with Miss I sa group, sana nila po yun, parang para sa akin is, I know na they know what they did. Alam naman po sila nila walang tapos, hindi nila ano tapos. So, it's up to them, but basta dun ko bilang kaibigan nila. Siyempre kahit ex ka group ko nila ako, bunso ko nila ako, kapag kahit ganun, may sinishare po kami ng mga thoughts na isa't isa. Pero, it's always up to them, magkana-kana naman kami paano namin, tama yung mga mali namin po, sino mo yung nagkamali sa'yo. Maraming nagsasabi na siguro daw kaya ka umalis kasi parang may ganun daw yatang attitude yun. May ganun daw eh, parang abutin na lang, wala na si Jan. May mga ganun eh, may mga ganun na comment. Ano masasabi mo doon? Para sa akin is, ano kayo, nambento kayo. Ano, hindi, kasi at the end of the day, yun lang, ako nga po yung maraming siya blind yung dati. Kasi at the end of the day, ako yung pinaka-teenager eh, kapag ako ang direct siya kasabihin. Pero, yun nga, ang sa akin is, kanya-kanya naman po kami ng gata eh. Kanya-kanya po kami ng gata. Hindi po yung reason, hindi po yun yung reason ba't ako. Ito talaga yung reason. Kaya ginagawa ko yung sarili ng music. Gusto kong parang marinig ng tao yung bagong message ko para sa kanila, bagong tulad. Pero actually, ito nakakaano lang, yung open ko na. Pag hindi ko itatago kahit dati, hindi ko itatago na hindi madaling mapag-alis na yun. Hindi ko itatago na nagkaroon din kami ng konting gap kasi syempre normal yun eh. Pero after, siguro mag 1 year after the group. Mag 1 year na ba ako din nag-group? More than one year. Pero, siyempre, good terms pa rin kami. Nakikita ko siya sa stuff. Mas focused ako sa kanila. Kasi, gusto ko pa rin siyempre ibalik yung bond. Yun ang nawala ko sa amin dati. Pag ayun, pero yung bond, wala. Ngayon, bumalik siya. Gusto ko bumalik. And of course, di ba, imagine yung leaving the group and now I'm releasing my first EP. And ang mag-mimix no vocals is the guy who mix, you know, my vocals next to me, which is si Boss Monty. Para sa akin, it's process yun eh. Process yun para sa akin. Pride. Hindi ka rin away. No, but that doesn't mean na bumalik ka na sa group of us. Kapag ano na kami po, wala na sa amin yun, wala na. Kapag ako sa akin, we're good friends, we can make music, we can still make music together. I get to make my own music, they get to do their own stuff. Parang, ang importante at the end of the day, may support ka sa isa't isa. Sa ngayon ba, kung kinis pa rin yung mga shows nila? Opo, meron po siya. Parang narinig ko pa, meron po siya ng mga shows pa rin. Out of town, narinig po sila dito. Pero they're focusing on making music na yan, may mga ilalang stuff. Sino yung manager? In a way, nalungkot ka ba rin na nawala si Mr. S, their manager? O siyempre, kasi alam ko naman, kahit sabihin natin, meron din po siya pinagsamahan. Kasi totoo din po, parang naging nanay na. Pero, nga po, wala rin po kasi akong alam. Tsaka hindi na po ako nagtatanong pagdating sa kanila. Kasi hindi po ako para mag-ano sa kanila. Pero, yun, parang alam ko naman po na kaya nila. Kasi before naman po, with Miss I, nakaya po namin ang alam manager. So ngayon, wala. Bilang kaibigan. Actually po, yung mga dati pa lang na namin sila ba, sila po yung
ganun. Matagal na ako kami laging, matagal na lang ako dinagabuli. Mas nagawin, ngayon lang kami laging mas visible na okay. Which is totoo din kasi dati. Laging okay kami pero hindi ko masasabing sobrang ano yun. Ngayon po, masasabi ko talaga ng kahit sa sino man na wins kami. Sobrang okay po namin. Sobrang okay po lang. Sabi mo kanina, for the record lang, ilan yung parang nag-guide sa group? Kung ano po masabi ko sa actually marami po talaga eh. Marami po talaga kasi sa ilan na natira ngayon? Sila pa rin po. Sila pa rin yung lineup natin. Badger, si Darren, si Scott at Lee, si Floji, si Boswan, si Brando, and of course, MC. Wala naman din yung lineup? Wala po. Sa pagkakalam ko, wala po. Balik ka ko. Joke na yung joke. Dahil sino po, ayun na nagsasabi namin. Dahil sinasabi ko rin po yun na, ang puso ko po, nasa ex na po. Nasa ex po yung balay kasi kahit sila pinag-usapin po namin kasi sila po yung isang din piso ang nag-upload. Bakit ang makinagal yung stepping stone pa at the same time. Sila yung nag-upload sa akin. Sila yung, although I've been making music since I was 12 years old, pero isa sila sa mga, ano yun, nagpa-firm din ng fundasyon ko bilang musikero. Pero, yun nga po, bilang marami pa akong mas nilaw eh. Siguro nagkaroon lang ako ng points sa buhay ko sana pa. Kailangan hindi ko pwede maging stuck lang dito sa buhay ko. Pero yung puso kong ingan ko na wala. Buti ikaw, payag ka na may manager. Ha? Ano naman po? Kasi kailangan din po yun. May manager din po ako. Kasi ako lahilaan sa akin naman po sa perspective ko sa pagkakaroon ng manager or someone who actually manages or organizes life. And sa life naman yung mama. Sa career din. Sa pera. Kasi hindi rin pa ako magaling may cosmetics. But it's a good thing to actually attend it for realization. It's always a good thing to let people who know things better sa mga bakit ka nang hindi pa. So hindi professional. Baba ka mga ng price. So kaya yung ginawa ko po sa music ngayon. Kaya ko po binigay ulit kay Martin kasi ano, alam niya, alam ko na mas kaya niya, alam niya yung anong dapat para sa vocals. So hindi totoong umalis ka because they are bad influence on you, and you as me. Well, yun nga po, sabi ko nga sa mga part na gano'n. Wala na ako masaya sa akin, mas ang happy na ako na like, bumalik yung bandar. Bumalik po talaga yung friends niya. Yun ang inaalit ko kasi dati na goods kami, pero sinabi ko naman po yung interview niya dati sa Viva na goods kami. Hindi ko masasabi yung band. Okay. Ngayon po, sabi ko bumalik. Nakasama ko sa Karen Sita. How was it for me? Kasi nung bago kayo pa rin, na-mention namin sa isa lang. Working with Karen Sita is very light. Tama ba? Very light. Kasi, of course, fellow Cebuano, at the same time, nag-uusap na kami dati pa lang sa internet na wala pong Cebuana, wala pang works lang, nag-uusap na kami dati. It's dito na kami nagkita sa mga ganda, sa mga projects, of course, sa mga events. It's very light working with her. So, this is your first time with her? Oh, hindi. Ano pala, kasi diba si... kasi sabihin, Inis ko naman yung boses mo. Hindi, yung ano, yung... Nanginayang ka ba na yung mga video this movie ang suka? Yes. No one na. Because of the first thing I bought at the end of the day when you say something and then moment you say it's a good decision but at the same time but I think it's a good decision pero para sa akin of course they get to actually imbis na ipaglaban nila yung mga speculations bashing and stuff para tapos na sa kami lahat pero hindi kami titiitok lalabas kami ng which is a good permission. Naging ano sila yung mag-humbling sila sa pag-ibig na sige, mali kami, mali mo kayo, basta para matapos na. And then they still made their own music. It's a good thing kasi mas nakaka-focus yung mga tao yung sa music na ginagawa nila, hindi music ng ibang tao. Pero like sa part mo ba, parang, ano ba yun, parang music prevents you also from doing some covers, kasi di ba yun yung parang isa sa mga naging issue? Meron niya akong cover na English. Napansin mo yung isang international. Si Ross. Sana nga, ikaw ang cover.
Wait, tanta ko ako ah. Hindi, yun po. Sa akin, is for the conversation nila, lagi ko pa rin lagi na school ko. May lyrics or my phone, no, kasi at the end of the day, it's other people's song. We need to make justice on that pero para hindi siya maging, alam mo yun, bigyan mo siya na solution at taste yun lang. Pero tsaka, para sa mga artists na tulad ko, so, ito sa pag-publish mo yung pero huwag nyo na siya kasi siyempre, para din po sa respect ko din po sa ito. At saka, odd ko pala po, July 12, ito na. July 12, well, may inilis po ako ng single. Sa July 19 naman, hopefully, yung EP. Yun nga yung pinatrabaho ko ngayon. It's a 5-song EP, first EP. sobrang tagal na ito po yung dati ko nang sabi sa ilang gusto ko. Kaya sobrang daming invitations, daming revisions, delays. Kasi siguro, kasi nagkaganda nito sa EP na ito, yung kanta sumabay sa journey ko sa itong binanta ko. Kasi yung pangalan ng EP is Amgo. Amgo means realization yung desire. So these 5 songs, they can be for love, for certain people, pero itong mga limang kanta to is lahat ng mga realizations ko. Pero pwede mo siya mag-exit. Sobrang excited ako. Sobrang excited talaga ako. Ito yung inaanap ko. Like for 1 year, sabi ko sabi ko, 1 year ko sabi ko, inaanap eh. Ito na yun. Talaga yung pali, marirelease ko na. Hindi naman didelay ko. Eh, pero yun ba yung reason na parang biglang kinawi? Parang hindi ka masyadong naranggap. Oo. Sure. Saka yun nga po, yung sinabi mo, ano yun ay pinatakot. Para din po awareness. Mental yeah. I mean, please take your mental health seriously. Kasi ako parang nagkaroon ko ng severe anxiety, alam nila mama yun. Sobrang late lang yan. Late lang? February ba? Nag-describe ako, nag-social media ako. Ganon kalala. Pero yung sabi ko, may mga tao pang makaroon siya na nalakot sa kanya. Pero sa akin na ito, hanggat sa kaya mo mag-stress yung sarili mo. Overthinker ako eh. Wala mo hanggang ano, overthinker pa rin ako eh. So may time, yun ang wabit sa point, ayoko naman mas na ba, ang daming expectations, ang daming ano. Pero yung music, ito yung hindi ako nila first alert eh. Siyempre yung family. Kaya isa sa itong single na ilalabas ko, isa sa mga realizations ko na... What made you better issues sa career? Bashers? Or before ba may ganun ka ng history? Or ngayon lang? Hindi, nervous ka. Galing ko sa pamilyang nervous yun. Pero, okay. Saan malakas ako mag-copy. Mas tinigil ko na. Kasi yun nga, parang ano po, halo po. Actually, career, Hindi kaya broken-hearted siya. Sarap kumain. Hindi broken-hearted. Hindi mo kumain. Yung nga, gusto nakita ko eh. Kasi may napanggit yung song na yung medyo bottle. In real life ngayon. Ano naman po, tagal na siya. Lunch. Oh, actually, kasi ano, office lang. Non-showbiz. He's also making videos, cover videos. Pero hopefully, ginayaan ko muna siya kasi of course, he started. Kumakanta din po. Raina. She's also making music and hopefully may mga may lalapit. Yes. Galing, magaling din. Yung na, gusto ko parang makakalaborate sa magiging solo mo. Sino ba yung mga artists na age mo na gusto mo makakalaborate? Justin Bieber. Joke lang, joke. Local naman. Ano ha, kung may chance. Ano po, local marami po. Ako, actually ngayon po, nasa point din ako na sobrang nagiging open ako. Makasabihin kasi dati, yung meditation ko ba, okay ba to, mag-gawin. Ngayon wala na eh, parang bahala na. Basta at the end of the day, gusto ko lang masaya ako sa hanging out ko. Masaya din yung matapos. Tsaka yung ano siya, may ano siya sa tao, hindi lang siya yung for one time na ang ganda nito ngayon. Gusto ko na may tatak pa rin sa tao. Yung mga kinakompose mo ba? Kung may chance ba? Sino yung mga gusto mong kumanta or makakolaborate? Or gusto mong gawa ng kanta? Okay, kasi matagal na rin po akong pinupasok ng friend sa energy. Pero yun nga, dahil sa mga sensations, pressure. Pero hopefully, mapupush po natin. Hindi pa ba natuloy? Hindi pa po. Tsaka meron din po na yung pinagtrabaho sa ni Sarah na yun. Sample naman, nung ilan. Yan na naman sample. Yan na naman yung sample. Nadami na naman yung guess mo niyan. Di ba? Naalala mo dati. Go. Lyrics. Wala pa naman yan. Sige, ito po. Actually, gusto ko. Ito yung favorite namin.
Actually, ayoko sana yung uwi, pero may kumbapa ko kanina umaga. Kasi I sent them the demo nung ginawa namin ng song, na magiging single. Nai-release natin sa July 12, which is entitled Tanjan. I wrote this for God, I wrote this for my family, for paano po sa atin pag narinigyan ko sa when we're down, when we feel like wala na, just always remember na lagi may andyan. May laging andyan. Ganun lang talaga. Kasi pag, di ba, pag naisip natin na may laging andyan, parang andyan naman yung family ko, andyan naman yung si Lord. Yeah, it's called andyan. Parang sa kung ako'y nangangapa sa dilim at nangangambang baka hindi ko na masisihaya ng di pa nag-andyan paramdam na di ko kailangan harapin. Mag-isa, buti na lang at buti na lang at andyan ka. Buti na lang at andyan ka. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.